Hello guys, good morning. Today is Thursday ba ngayon? Kakalimutan ko. Sobrang busy natin. Ito, nakabalik na kami sa bahay. Nandito na naman. Although, nandito na kami sa bahay, yung sakit na iniindak ko, yung na-accidente ko sa ospital, hindi pa rin ako kakapag-check up kasi nga talagang busy. Pinapakiramdaman ko pa rin kasi since na na-accident ako, nag-open naman na yung hospital. Na kung gusto kong patingin, pero hindi ko tinanong kung babayaran ko ba kasi yung nangyari sa hospital. Tsaka, may kasalanan din ako, may kasalanan din yung hospital kasi nga, yung sahig, basa, nakaapak ako, eh medyo mahinang katawan natin dahil puyat, pagod, dahil sa ilang araw tayo nakaisti sa hospital, doon na tayo natutulog, tapos, eh mahinang katawan natin talaga. Ngayon naman, pag nag-aalaga ka na may sakit, tulog mo sa gabi, walang ayos, tapos maaga magising, late na matulog, tapos may gigising ka kasi may sa ano yung nurse kung kailangan yung gawin, tatanong kung umihi siya o maraming nagyagawin, tapos status ng matanda. So, ganun nga nangyari ng Monday. Ang suot kong ano, kasi nga umaga pa, hindi pa ako magpapalit ng pang work, pang trabaho ng sapatos, nakaano pa rin ako. Yung pang tulog, iba na sa, ano, chinelas. Eh, nakapaglinis na yung mga janitress sa hospital. So, hindi nila kasalanan. May, hindi ko alam kung sinong nakapatak ng tubig sa sahig. Hindi ko yung nakita. Dahil nga yung tubig yun yung naman. Tapos yung sahig halos magkakulay lang. So, isa pa, grabe yung pagi yung time na yun, lahat kahit dito sa bahay, sabi niya labas, lahat tubig, yung daming ano pa, parang tubig talaga to, hindi talagang parang tubig, yung parang pawis ba pagi talaga. So, yung sahig din talaga basa, so walang sabi na may kasalanan, lahat nila talagang ano talaga, accident talaga. So hindi ko nakita, napapan ko yung basa. Eh, dati naman pag ganyan nadudulas ako, nakakahawak ako, yung parang wala talaga ako, hindi ko maintindihan ang tamtaman ko talaga, as in wala, yung katawan ko malambot, diretso ako, ang bagsak ko, hindi pa, ano pa kaob ako, tapos yung tumama sa akin, yung tuhod, tsaka yung breast sa left side, ito, breast, talaga yung, siya yung mas grabe, doon na yung talagang umano, tapos yung tuhod ko sa left side din, siya yung malalim yung pasa, yung sa kabila may pasa pero hindi masyado. So until now, yung first day na pagkabagsak ko, wala siyang sakit, parang kunti lang, mild lang. Tapos in the night time, parang tumitigil ang sakit niya, pero parang pag inanong siya, parang pagod lang baga na ganun. Okay, second night, ayun, parang pag hinga ko parang ganun pa rin, mahirap. Tapos yung third night, yun na talaga, pati kamay ko hindi ko maidiin, maghihilain ako, hindi ko ma, pati ito hanggang ngayon masakit pa rin, pero hindi na siya masyado. Pero pag naghihinga, pag nag-inhale ako ganyan, pag nag-inhale masakit siya, doon talaga sa breast talaga yun, ano nga na nasugahan ng tama. Tapos yung sa tuhod medyo masakit pero hindi masyado, ang sa breast talaga hanggang ngayon. Tinitingnan ko naman siya, wala naman siya pasa, wala naman siyang bukol, pero ang sakit niya sa loob. Hindi ko alam, naglalagay ako naman sa parang sa pasa, pero wala naman pasa. Nilalagay ko siya nung malamig niya, yung tayo ng nurse sa hospital, kasi dapat titingnan ako, hindi nga akong patingin, kasi nga, wala mag-aasikaso sa matanda. Ang matanda, although dapat okay naman yung sa hospital, mali din ako dapat mag-ganun ako sa hospital. Hindi ako gano'n, kasi wala naman naramdaman masyado, no? Parang mild lang ba. Nagrabe siya yung pangatlong araw. Talagang parang hindi ko may galaw yung kamay ko. So, baga talagang kirot. Hindi ang kamay ko makirot. Talaga yung breast ko sa left side. Talagang tindil sakit niya. Ngayon, ganun pa rin. Tapos ngayon na pag-wake up ko ng umaga, ngayon na pagising ko, pag-mumog ko, may buong dugo galing dito sa left side ko rin na nose. Ngayon, titingnan ko siya, obserbahan ko. Next week, kasi one week na ako ngayon Monday, kung ganun pa rin, kailangan naman pa-check up. Hindi ko alam kung i-allow pa rin ng hospital kasi nakalabas na mga kami, nakalabas na matanda. Tapos bukas sa third day kailangan ko, dapat ngayon, kaso nga lang ay
kailangan ko magpa-swab test naman kasi yun ang ano ng hospital kasi natulog ako ng ilang days, ilang night. Stay ako ng hospital ilang days, ilang night. So, kailangan ko ng every week, kailangan ko magpa-swab test. Pero yung paano ngayon yata, every 3 days? Hindi ko alam. Basta yung sabi sa akin ng hospital every week, kailangan ko magpa-swab test. Kasi nga dahil nag-stay ako ng hospital ng ilang days. Yun, ganun ang mangyayari. So, titingin kong sa Monday kung ganito parang kailangan ko magpa-check up sa doktor. Kasi alam nyo naman, breast ang ating tinama. So, ganun mangyayari. So, dapat na i-schedule ko ng subtest Monday kasi nga may kunting blood pa rin itong left side ko na nose. So, baka bukas, pag gising ko, titingnan ko kung mayroon pa rin. Kasi dry naman, wala naman. Ano, basta di ko alam kung so, sobrang dry siguro. Pag, ano, ko, pag gising ko, pag mumog, may buong dugo. Alam ko, nasang galing. Tapos, magsinga ako, binasa ko yung ano ko, ayun, sa ilong. So, baka bukas magpa-subtest ako. Maraming ano natin ngayon kasi yung matanda talaga medyo mahina. Na-inuwi lang namin kasi nga tumatakbo yung bell. Ay, nakakalakad naman siya. Kaya lang problema talaga yung sugar niya. So, umaga mababa. Tapos sa hapon talagang mataas na. So, yun ang ano, yun ang problem ngayon. Tapos, last time pala tumawag yung doktor ng Queen Mary. Kasi Queen Mary talagang umawak hospital kay Lola. Kaso all the time, dahil nga sa taas ng COVID cases, mas inabuti namin dalhin sa private hospital kasi nga sa private hospital may mag-aalaga, pwede akong stay. Pag sa public kasi bawal. Bawal yung bantay. Tapos sa sitwasyon ni Lola, kailangan talagang i-monitor. Ay kung doon talaga dahil mga busy ang nurse sa public, kaya hindi namin nilagay doon. So, tumawag ang Queen Mary na dapat sa ganyang status ni Lola, itakbo na kaagad. Kasi yun yung finding ng nurse before, ng last time namin mag-meet. Ay kaso nga, mahirap ko usap din itong family. Mga nitong ni Lola, mas matinti pa. So, ngayon, nakita ko kasi ang sugar masyado mababa. So, hindi ako pwede mag-insulin injection sa umaga. Kasi before ang instruction ng nurse, sa umaga, before breakfast, kailangan mag-insulin injection. Kasi nga, mataas talaga ang sugar niya, tinatawag na hyper. So, ngayon, nung namin sa hospital, sabi ng mga nurse sa kabilang hospital, sa private, titingnan naman sugar niya. Kung once na mababa, hindi ka pwede muna mag-insulin injection kasi mataas yung ratio ng insulin niya. So, napakahirap yung situation kasi hindi ka pwede mag-decide kasi alam mo ba kung ano mangyari akong babalikan. Kasi bakit ako nagagawa ng sarili kong ano, hindi naman ako doktor, hindi naman ako nurse, ganun, parang aalaga lang ko ay Lola, bakit kailangan mag- Kaso sa status ni Lola, ngayon, 2 days ko na na-injection siya ng insulin na after breakfast. So, natatakot din ako kaya ano ko kay sir na kailangan natin maghingi ng update sa Queen Mary. So, ang ginawa ko, gumawa ko naman ako ng report, nag-fax ako kasi hindi nga pwede kami pumunta ngayon sa Queen Mary dahil ang taas ng COVID nandoon. Yung mga cases ng COVID sa hospital, sa public, nakakumpain ang daami. Kaya hindi rin si Lola pwede magpunta. Kaya puro tawag lang kami or fax ka naman ang status namin ngayon. Kung diba, sa emergency status ni Lola, saka lang tatakbo. Kung hindi masyado naman na kailangan talaga ng doktor, kailangan kami sa private. Ganun lang ang option ngayon. So, kailangan ko rin. Ang hirap ng mag-desisyon kasi nga, una-una ang trabaho ko hindi lang sa caregiver. All around ako dito, napakahirap po. First time in my life na nasa ganang status, lahat mo pang gagawin. So, sinabi ko na sir, hindi ako magre-decision mag-injection ngayon. All, kasi sinabihan ako ng kabilang hospital, yung private na pag mababa ang sugar niya, hindi ka pwede mag-injection. Totoo naman talaga eh. Bakit mo i-insulin siya injection kung mababa ang sugar? Kaso required yun doon. Kaya hindi ako mag-decision kung nag-design niya kung meri. Hospital sa public, kaya nag-pax. Nag-ano ako sa amo ko na ipax yung sinabi ko. Kung ano kasi tatawag yun, naantay kong tawag. Kung ano man ang tawag nun, doon lang ako mag-base kung anong instruction nila. Hindi galing sa akin. Kasi before, napagalitan na ako na hindi ko naman mali. Tumawag sa akin, doktor. Tapos late na tumawag ang nurse. Tapos gumagawa sila ng sarili lang. Tapos sabi ko, doktor ang tumawag sa akin. Tapos ayaw nila maniwala. Pero nung mag-report, siguro nag-search sila kung talagang tumawag ang doktor, doon nila laman sila, tumawag sila ulit yung nurse. Nagsusuri sa akin kasi pinagalitan ako anong sinasabi sa public yun ha. Sabi ko hindi ako pwede mag-desisyon sarili ko ng desisyon. Galing mismito sa doktor, akala sis nung wala ako, nag-search sila yun ako. Eh ngayon, sa ganitong status, diba, napakahirap.
So, ano itong gagawin ko na kaya? Hindi po, napakahirap po kung itong ang naranasan ko na sa isang caregiver, napakahirap po yung kasama mo ang family ng isang pasyente. Kasi nga, alam mo kung anong dapat gawin, kung anong dapat ipakain, tapos may mag-a-against, may mag, ay, tibali kasi matanda, ang hindi nila maintindihan, naiintindihan ko yung sinasabi nila, sabi nila, kasi nga daw, baka mamatay na, yung hinihindi binigay, intindi ko po yun, sinasabi ko rin sa kanila, kaso nga lang sabi ko, hindi ganito sa ano nyo, kasi pag ganitong status niya, wala naman sila eh. So, kaya sabi ko, kung sila-silo lang ang problema, bahala sila, diba? Akong maipit, ako talagang kawawa pag sinunod kong gusto niya. Katulad na yun, sa nangyari sa matanda, yung tinakbo namin sa hospital, sila may kagagawa ni family niya. Although sabihin natin, hinihingi ng matanda, kaso na ang control po dapat sa kanila. Napakahirap po ng decision. Kaya ngayon, ayun, dito balik bahay na ako, balik gawain naman. Wala pa rin pahinga tayo, kahit umuwi na ng bahay, kararating mo pa lang ang baka ng gawain. Yun ang buhay. Okay, ganito. Nakahirap ang sitwasyon. Mabay na muna mga guys. Salamat. Pasensya na po kayo sa aking pananalita. Magmamadali tayo lagi. Ganun po talaga. Salamat. Nasa kusina naman tayo. Balik kusina. Salamat po. Thank you guys. Bye-bye. Ingat po tayong lahat. God bless.